Hi mga ka-witty friend! Welcome back sa aking YouTube channel, Ator Vlog. Ayan, for this video today ay mag-invento tayo ng ulam. Kasi dahil puro tayo manok, so naisipan kong gawin to. Subukan ko tong ulam na to kung papatok ba. Or papatok ba sa panlasa nyo. So ayan, meron tayong turmeric. Yan yung ginamit ko. And then, cumin, paminta, cumin juice, and corn flour, and then mix seasoning or spices nila. So ayan, napainit na ko na mantika at inuna ko na yung ating bawang kasi nga wala naman sila, so makaloto kayo, tayo ngayon ng matapang. Walang magtanong kasi matagal pa yun uwi. So ayan, dahil okay na, sinunod ko na yung aking sibuyas. Lutuin lang, palambutin ko lang siya. Mix-mix lang ng mabuti hanggang siya ay maluto. And then dahil okay na, sinunod ko na yung aking manok na chinap ko na lang na parang chop ng estupado. Ganyan, di ba? Sarap yan. And then, takpan ko lang siya ng 2 minutes. So yan, okay na yan. Ganyan na yung kulay na gusto ko. So, isunod ko na yung ating panimpla. And then, lagyan natin ng black pepper. Depende sa inyo, kung mahilig kayo sa black pepper, pwede nyong lagyan, mga ka-witty friend, no? And then, sinunod ko na yung ating turmeric. Okay. So, sinubukan ko lang naman to kung papatok ba. Kung okay ba. So, ayan. Tapos, nilagyan ko din ng cumin. Ayan. Sinunod ko na yung ating cumin. So, itong panlasa na to ay sa kanila. Kasi sa kanila naman lahat ng ingredients na to. Yes. Tapos, yung mix powder or mix seasoning nila. Andyan na lahat yung mga panimpla. Pinagsabay-sabay na. And then, kikuman. Soy sauce. Ayan. Lagyan ko lang siya ng konti, no? Masarap kasi siya, na-try ko tong kikuman. Sarap pala siya panimpla. Kaya, dahil tirayan nila nung Ramadan, sayang naman, kaya ako ang gagamit. Nilagyan ko din siya konti ng bitsin. Tapos, takpan ko lang siya ng mga 1 minute. And then, saka ko siya i-mix. Yan, para maghalo yung maging yellow na siya, no? So, ganyan yung kulay niya. Maging mas nangingibabaw yung yellow powder or turmeric. Mix ko lang siya ng mabuti. And then, lagdagan ko lang siya ng konti ng tubig para maluto yung ating manok. And then, kumulo na siya. So, tinakpan ko siya. Mga 1 minute lang para lang kumulo. So, ayan. Ilagyan ko siya ng konting asin. At depende sa nyo kung anong panlasa meron kayo. Kasi ako, hindi naman ako masyado maalat. Katamtaman lang. And then, dinagdagan ko na siya ng cornstarch para siya ay lumapot. No? Pampalapot natin. And then, minix ko lang. And then, takpan ko siya ng mga 3 minutes, mga ka-witty friend. Saka yung apoy pala niyan, mahina lang siya, mga ka-witty friend. So, ayan na siya. Lumapot na siya. O, ganyan na yung hitsura niya, mga ka-witty friend. And then, dinagdag ko na pala panghuli yung ating eggplant. O, dahil yung eggplant na yan, marami kasi silang binili dati. Tira din yan sa ginawa kong fata. Kaya, ginamit ko na dyan. Pandagdag para naman dumami. And then, tinakpan ko lang ulit siya ng 3 minutes para lang bumagsak yung ating eggplant. Para lumambot. Ayan. So, mix ko na siya. Para naman pumantay yung panlasa niya at pumasok dyan sa eggplant at pumantay na yung ano niya, no? Mixture ng ating eggplant. Para naman maramdaman din natin yung yung lasa niya.
And then pagkatapos, takpan ko siya ulit ng 3 minutes para lang maluto yung ating eggplant. So, ayan mga ka-whitey friend, okay na siya. Mix ko lang siya ulit. So, ayan, natutong na yung ilalim. Kasi nakaligtaan ko dahil may ginagawa ako sa pagkain nila. Pero masarap pa rin yan. Okay pa rin yan. So, ayan siya mga ka-whitey friend. Ready na yan. Ready to eat na. Luto na siya. So, ganyan yung hitsura niya, no? So, kung gusto nyo matry, nasa sa inyo. At baka naman magustuhan nyo rin. Ayan. Ayan na mga ka-whitey friend. Ready na siya. Tara, kain na na. So, ayan mga ka-whitey friend. At kung nagustuhan nyo ang video nito, please paki-comment down below. And don't forget to subscribe on my YouTube channel at our vlog. Paki-click na rin ang ating notification bell button para maging updated kayo sa aking mga next upload. Thank you so much sa inyong panonood. Bye-bye!